Good evening po Sir Neb, pati na rin sa mga nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Share lang po ito ng kapatid ko nung mag-OJT siya sa isang fire station. Wala naman daw pong nababanggit yung mga personnel na nagtatrabaho roon na may kababalaghan palang nagaganap sa station nila. Pero isang beses na inabot sila ng late night doon ay nakaranas sila ng hindi maipaliwanag. Para daw silang napaglaruan o nakulong sa ibang dimensyon. Hindi naman daw sila natakot dahil hindi nila na-realize ang nangyayari kung hindi pa sila nakita ng isang personnel na naka-duty. Sabi ng kapatid kong si Omel, ang trabaho raw ng mga bumbero ay 24 hours duty tapos 24 hours na off. Pero silang mga OJT ay hindi pinapapasok ng 24 hours. Tamang office hours lang at hindi naman sila naisama sa mga operation, sa awa ng Diyos. Pero isang araw ay inabot sila ng past office hours dahil nagkaroon ng konting kasiyahan. Birthday ng isang personnel at naimbitahan silang doon na lang maghapunan. Simpleng salo-salo lang dahil hindi rin naman daw sila pwedeng magsaya roon. Siyempre laging alerto yung mga bumbero dahil hindi nga naman malalaman kung kailan ang mga emergency. Bandang alas 8 ng gabi raw sila nagpaalam sa mga personnel at doon sa may birthday. At nang umuwi si Omel dahil 11% na lang daw ang battery ng cellphone niya. Pero bago sila umalis ay nag-CR muna ang isa sa mga kasama nila. Natawagin na lang nating June. Sa second floor sila nagsipunta dahil yung CR daw sa baba ay ginagamit ng isang naliligong personnel. Nung naroon na sila sa second floor at nasa banyo na si June, ay naisip daw nila itong biruin. Wala raw kasing tao roon sa itaas, kaya naisip nilang kunwari ay magmulto-multuhan. Tatakutin daw nila si June. Nagtago sila sa may gilid ng lumang filing cabinet at doon sana huhuni-huni na parang humihingi ng tulong habang nasa loob ng banyo si June. E di ginawa na nga nila. Nagkanda-ungol daw silang tatlo na magkakasama. Narinig daw nila si June na tinatawag sila at ang sabi ay hindi raw sila nakakatawa. Sumagot yung isa nilang kasama at kunwari ay walang ideya sa sinasabi ni June, habang sina Omel naman ay ungol pa rin ang ungol. Kinalampag daw ni June yung banyo at minura sila. Maya-maya ay lumabas na ito at sinugod sila sa gilid ng filing cabinet. Pinagsusuntok sila habang tawa naman sila ng tawa. Maya-maya ay tumatawa na rin si June at nagkasuntukan na sila pero pabiro lang. Kunwari ay nag-sparring silang apat. Maya-maya ay nagkayayaan na sila na bumaba at umuwi na dahil itong si Omel ay gusto nang mag-charge ng cellphone na 10% na lang. Pagbaba nila ay nagpaalam na raw sila sa nadatnan nilang personnel na nagulat pa raw pagkakita sa kanila. Nagtanong daw ito kung saan sila nanggaling, kaya syempre sinabi nila na nag-CR si June sa taas. Tumaas daw ang boses noong personnel at ang sabi ay akala nito ay nakauwi na sila. Dahil sa medyo tumaas nga ang boses ay lumabas na rin yung ibang personnel na naka-duty. At nagulat din ang mga yun pagkakita sa kanila. Iisa ang sinasabi ng mga yun na akala ay nakauwi na sila. Para kina Omel ay ang OA naman ang reaksyon ng mga bumbero dahil saglit lang naman sila sa second floor. Pero yun pala ay halos 4 oras na ang nakakaraan mula raw nang may makakita sa kanila na umakyat. Ayaw nilang maniwala dahil kung past 12 na nga, edi sana empty bat na ang cellphone ni Omel. Pero laking gulat nga nila nung makita sa wall clock at maging sa mga cellphone nila na malalim na ang gabi. Pasado alas 12 na at tsak na napagsaraduhan na sila sa boarding house. Pilit hinanapan ng paliwanag din na Omel ang nangyari. Pwede kasing pinaprank lang sila ng mga personnel at in advance ng mga ito ang oras sa wall clock. Pero papano naman ang oras sa mga sari-sarili nilang cellphone na alas 12 rin ang hating gabi ang nakalagay? Lutang na lutang sina Omel hanggang sa makauwi sa boarding house. Hindi nila malaman kung ano ang nangyari sa loob ng 4 oras dahil ang alam lang nila ay nag-CR si June. Biniro nila pagkatapos ay nagkasiyahan sila ng konti sa second floor. Imposible talaga na tumagal sila roon
dahil tsak na ubos ang baterya ng cellphone ni Omel na hindi naman daw naka-power saver. Misteryo talaga maging sa mga bumbero sa station na yon kung anong kababalaghan ang nangyari kina Omel, dahil first time daw na nangyari yon. Tawagin niyo na lang po ako sa Palayaw Kunding. 30 plus na ang edad ko. Isa akong construction worker. Sa ngayon, Sir Nebay, dalawa na yung anak namin ng asawa ko. Gusto kong ibahagi itong kakaibang memorya ko noong kabataan ko. Bagong lipat kami noon, ang natatandaan kong rason ay dahil nagkasunog sa dati naming bahay. Grade 1 ako noon. Kinailangan ko pa nga na lumipat ng school kasi malayo sa dating school ko yung nilipatan namin. Gustong gusto ko yung nilipatan namin kasi may sarili akong kwarto. Ako lang mag-isa ang anak ng mga magulang ko noon. 7 years old na rin ang mangyari yon. Kaya sabi ni Mama, big boy na raw ako. Pwede na akong matulog mag-isa sa sarili kong kwarto. Natatandaan ko noon, sobrang nanibago ako nung unang mga araw na hindi ko katabi si Mama. Halos hindi ako makatulog sa gabi kasi mag-isa lang ako. Paborito ko noon magbasa ng mga comics, yung mga binili sa akin na babasahin ni Mama. Naubos ko na sa dami ng gabi na hindi nga ako makatulog. May isang gabi habang nagbabasa ako ng comics sa kama, nang marinig ko na bumubukas yung bintana. Pagbaling ko ng tingin doon, may batang babae na pumasok galing doon. Nakasando siya na puti at pula yung maikli niyang shorts. Mahaba yung buhok niya, tapos bungi ang mga ngipin. Tinanong ko siya kung sino siya, pero sumagot lang siya na gusto niya raw makipaglaro sa akin. Nung una nagtaka ako, kaso bata pa ako nun. Hinayaan ko lang siya na libutin yung kwarto ko. Pinagmasdan niya yung mga drawings ko na nasa plywood na pader. Isa-isa niyang binuklat yung mga comic books na nasa mesa. Sabi niya, mahilig din daw siyang magbasa. Simula noon, Sir Neb, halos gabi-gabi akong dinadalaw ng batang yon. Nalaman ko na ang pangalan niya ay Sandy. Nakatira daw siya sa malapit lang doon. Okay lang sana yung pagdalaw niya gabi-gabi, kasi at least hindi ako mag-isa. May kasama ako na pwede kong makakwentuhan at makalaro habang naghihintay ng antok. Sa hating gabi, kapag nararamdaman ko na yung antok ko, sasabihin niya sa akin na uuwi na raw siya at babalik na lang bukas. Hindi ko kinwestiyon yung gabi-gabi niyang pagdalaw sa akin kasi bata pa ako. Ano bang alam ko? Halos isang buwan din kaming naging magkaibigan ni Sandy. Masasabi ko nga na si Sandy ang unang babae na naging crush ko sa buong buhay ko. Kapag nasa paaralan ako, lagi ko siyang iniisip. Lagi kong gusto na gumabi na para makasama na siya uli. Isang hating gabi, magkatabi kami ni Sandy sa higaan habang nagbabasa ng parehong comics na nabasa na siguro namin ng 10 beses. Ang init ni Sandy. Yun lagi ang napapansin ko sa kanya. Mainit siya. Para akong nasa tabi ng mainit na lutuan kapag malapit siya sa akin. Tumayo siya sa kama. Alam ko oras na para umalis siya, pero nakatayo lang siya doon. Parang may gustong sabihin. Lumingon siya sa akin at sinabi niya na aalis na raw siya kasama ang mga magulang niya. Lilipat sila ng bahay sa malayong lugar. Hinawakan niya yung kamay ko, tapos umakyat kami doon sa bintana. Naglakad kami sa madilim na kakahuyan malapit sa bahay namin. Sobrang dilim, pero si Sandy nagliliwanag siya. Para bang may lumalabas na manipis na ilaw sa balat niya. Hanggang sa nakita ko na may dalawang bilog na apoy na lumiliyab sa di kalayuan. Yung mga apoy na yon ay halos kasing laki ng bola ng basketball. May mukha sa gitna. Niyakap ako ni Sandy at sabi niya masaya raw siya na nakilala niya ako. Naramdaman ko yung matinding pag-init ng paligid. Nakita ko na nagiging apoy yung buong katawan ni Sandy. Hanggang sa naging bilog na bola rin siya.
kulay dilaw sa gabi. Yung mukha niya nasa gitna ng bola. Lumapit siya doon sa dalawa pang bolang apoy at saka sila lumipad palayo. Hindi ako nakatulog nung gabing yon. Gulong-gulo ang utak ko kasi malungkot nga ako at nawalan ako ng kaibigan. Pero hindi ko naintindihan kung bakit naging apoy sila. Nung lumaki ako, tsaka ko lang nalaman na mga San Telmong nag-anyong tao pala sila Sandy. Kung nasaan man si Sandy ngayon, sana masaya siya tulad ko. Magandang araw po sa mga nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Ang pangalan ko nga pala ay Christian. Marami akong palayo sa amin. Chris, Tantan, Boboy. Bahala na po kayo kung anong itatawag niyo sa akin. Nung wala pa akong trabaho, naisipan kong sumali sa mga tanod sa barangay namin. Naisip ko kasi wala naman akong ginagawa. At saka sanay naman ako sa puyatan. Malaki naman ang pangangatawan ko. Nung malaman niyo ni Kapitan, tinanggap nila ako agad. Kulang daw kasi sila lagi ng tao. Lalo na sa gabi na marami na rin krimen ang nagaganap sa barangay namin. Sa unang dalawang buwan ko sa trabaho, normal naman ang lahat. Madalas na nahuhuli namin ay mga pasaway na minor de edad na nasa labas pa rin kahit lampas na sa curfew. May ilan din kaming engkwentro laban sa mga lasing na lalaki at dalawang kaso ng pusher na hinabol pa namin doon sa eskinita na pinagtataguan nila. Sabi ko dun sa head tanod namin, parang nasasanay na ako sa trabaho. Tinawanan niya lang ako. Tapos sabi niya, hindi ko pa raw nararanasan yung mga kaso na talagang tatakot sa akin. Tinawanan ko lang din siya. Akala ko kasi noon tinatakot lang niya ako kasi nga baguhan ako. May isang hating gabi, sakay kami ng service na tricycle ng barangay. Nung makita namin sa di kalayuan, ang isang lalaki na may ginagawang kahina-hinala. Hindi niya man lang napansin na papalapit kami. Sobrang busy niya sa ginagawa niya. Nakita ko nang makalapit kami na may sinisipa siyang aso. Yung aso hindi na gumagalaw. Wasak na yung ulo nito. At sa puwetan ay lumalabas yung mga lamang loob galing sa katawan. Sinigawan namin siya. Humarap yung lalaki. Nagulat ako nung makita ko yung mukha niya. Sir Neb, ang payat niya. Pero sobrang tangkad. Yung mukha niya parang kalansay. Hinihingal siya at nakita ko na kulang-kulang yung mga ngipin niya sa bibig. Manipis yung buhok niya. Yung mata pulang-pula. Parang ang zombie yung itsura niya. Pinusasan agad siya ng mga kasama kong tanod. Sa lugar kasi namin bawal yung animal cruelty. Kahit naman siguro saang lugar. Hinuhuli talaga lahat ng makikitang nananakit ng mga aso o pusa sa kalye. Yung lalaki nakakatakot siya. Hindi siya nagsasalita. Seryosong seryoso yung mukha niya. Pagbalik sa may outpost, pinasok namin siya sa selda. Hindi talaga siya nagsasalita. Tahimik na tahimik. Tinanong nga namin siya kung nakatira ba siya ng droga. Pero tinitigan lang kami nung lalaki isa-isa. Walang gustong tumambay doon malapit sa selda. Kasi grabe makatitig yung lalaki. Lahat kami nasa labas, nagkakape. Tinanong ko yung ilan sa mga kasama ko kung may nakakakilala ba doon sa lalaki. Wala raw, baka taga ibang barangay. Dalawang oras ang lumipas. Oras na naman para rumonda. Pumasok yung nagdadrive sa amin para kunin yung susi doon sa dingding. Nung bigla itong tumakbo palabas. Sinigawan niya kami. Dalian daw namin. Kasi wala na yung tao sa selda. Sir Neb, totoo nga. Yung selda nakalak pa rin. Parang wala namang nagbago. Pero yung lalaki na kinulong namin doon, wala na. Imposible yun. Kasi walang bintana yung selda. Kung lumabas naman siya sa rehas eh, siguradong malalaman namin. At saka walang ibang exit sa outpost na yun, kundi sa harapan. Nagkatinginan kaming mga tanod. Hindi na namin nahanap yung lalaki.
hindi rin namin alam kung paano siya nakatakas. Ang teorya ko, hindi normal na tao ang lalaking yon. Sa itsura niya pa lang, sa mga kilos. Halos ilang linggo rin na nanatili sa akin ang takot dahil sa lalaking yon. Kinakatakot ko lagi kapag rumoronda kami dahil baka gantihan niya kami. Pero hindi naman nangyari yon. Marami pa akong kwentong naranasan ko sa pagiging tanod. Siguro sa susunod, Sir Neb, ay magkukwento ulit ako. Kwento ito ng isang kaibigan na nadisgrasya isang gabi na nagmamaneho siya pa uwi. Mga early 2000 ito at panahon na hindi pa uso yung Grab, Angkas at iba pang motorcycle taxi. Pero sa maniwala kayo at sa hindi, ay uso na yung mga habal sa probinsya. Kagaya na nga lang dito sa amin. Mahirap kasi yung daan noon dahil maalikabok at malubak kapag tag-araw at maputik naman kapag tag-ulan. Hindi makapasok yung mga jeep o tricycle sa amin dahil sa makipot na kalsada na halos hanggang tuhod pa ang putik. Habal lang talaga ang maaasahan na sasakyan. Nilalagyan pa ng tabla na karugtong ng upuan ng motor para mas maraming maisakay. Nasa driver na lang talaga kung gaano siya kagaling magbalanse. Talaga kasing naguhugis letrang T ang habal dahil minsan ay mahabang tabla ang dinurugtong sa upuan para makaya ang 4 hanggang 6 na pasahero. Ang kaibigan ko nga palang si Wally ay isang habal driver. Isa siya sa magagaling magbalanse ng pasahero. Kaya 4 hanggang 6 ang nakakaangkas sa kanya. Minsan nga ay 7 pa dahil sa bata na nasa unahan niya. Pero kahit maraming pasahero ay hindi sumemplang ni minsan si Wally. Kahit pa mabalahaw siya ng hanggang putik. Ganun siya kalupit na driver. Kaya naman misteryong malaki sa amin. Nang isang umaga ay matagpuan siyang walang malay sa gilid ng kalsada. Hindi pala siya nakauwi sa bahay nila nung nagdaang gabi at inakala ng kanyang asawa na si Maribel na kung saan na siya nagsuot. Hindi kasi siya sumasagot sa mga text at tawag. Sinugod sa ospital si Wally. Doon ay ilang araw siyang comatose at nang magkamalay naman ay tulala. Ilang linggong nakatulala si Wally. Kumakain naman siya at kumikilos. Tumutulong sa mga gawaing bahay pero hindi makausap. Wala siya sa sarili. Pinagamot na siya sa mga albularyo. Pero lahat sila ay iisa ang sinasabi. Napakadilim daw. Wala silang makita kahit na ano kapag ginagamot si Wally. Purong kulay itim lang. Tapos isang araw ay bigla rin namang bumalik sa dati niyang sarili si Wally. Para siyang nagising mula sa pagkakatulog. Biglang humingi ng mainit na Milo at tinapay. At nagkwento ng napanaginipan daw niya na nakakatakot. Sir Neb, ang sabi ni Wally, alas 7 ng gabi ay pauwi na siya mula sa paghahatid sa mga kulihiyala na galing Maynila sa kabilang bayan. Pero nakaramdam daw siya ng pagkahilo habang tumatakbo yung motor. Kaya tumigil muna siya sa isang tindahan at nagpaalam sa may-ari noon na iidlip lang siya sandali sa bangkuan. Hinayaan naman daw siya. Pagkatapos ay nakatulog na nga siya at doon nagsimula ang kanyang panaginip. Sakay raw uli siya ng motor at may angkas na 3 pasahero. Takot na takot daw siya dahil kapapangit ng kanyang mga angkas. Hindi raw mukhang mga tao, para daw mga hayop na halo-halo ang muka. Merong may sungay, tuka at mahabang muka na parang kabayo o kambing. Pero ang suot ay pangkaraniwang damit lang. Hindi raw niya alam kung saan niya ihahatid ang mga yon dahil hindi niya matanong sa labis na takot. Hindi rin naman daw mga nagsasalita. Pero habang umaandar sila ay pabigat ng pabigat ang mga ito hanggang sa sila ay mabalahaw na nga sa putik. Nakita na lang daw niya na nakalubog siya hanggang liig at yung mga pasahero niya ay nakapalibot lang sa kanya at pinapanood siya. Dasal daw siya ng dasal na makaligtas na siya hanggang sa nagising na nga siya. Dahil sa kwento ni Wally ay nabuo ang hinala ni Maribel na namaligno ang asawa niya.
Pinagtanong daw niya sa tindahan na tinambayan ni Wally kung ano ang napansin nito sa kanyang asawa. Ang sabi ng may-ari ng tindahan, eh ang tagal daw na natulog ni Wally. Ginigising daw nila ito dahil magsasara na sila. Pero hindi naman magising, kaya hinayaan na lang nila. Nilagyan na lang daw nila ng katol sa malapit para hindi papakin ng lamok, at sila ay nagsarado na ng tindahan. Narinig daw nila na in-start ni Wally yung motor nito bandang alas 12 na ng hating gabi. Pagsilip daw nila sa bintana ay may angkas itong tatlong tao na hindi nila namukaan. Doon na kumpirma na hindi pala panaginip lang ni Wally na may angkas itong tatlong katao, dahil nakita rin mismo ng may-ari noong tindahan at ng asawa nito. Ano kaya yung umangkas kay Wally? Bakit kaya halos inabot siya ng isang buwan na nakatulala lang, gayong sa panaginip niya ay parang saglit lang nangyari ang lahat? Dahil doon ay tumigil sa paghahabal si Wally. Para siyang nagka-phobia na mag-angkas tuwing hating gabi. Maikling story lang para sa mga kapasta natin. Share ko lang itong karanasan ko noong lumipat kami sa isang bahay na haunted house pala. Bali, lumipat kami ng bahay kasi yung dati naming nirerentahan eh gigibain na raw at gagawin ng restaurant. Nagalit nga si Papa kasi biglaan na biglaan. Binigyan lang kami ng isang linggo para makahanap ng bagong malilipatan. Sa pagmamadali ni Papa na makalipat kami, hindi niya na nakilatis pa yung bahay na lilipatan namin. Maganda naman yung bahay. Tatlong kwarto. Isa kay Mama at Papa, isa kay Kuya Maron, at syempre isa rin sa akin. Unang gabi pa lang namin, hindi na agad ako makatulog. Yung kwarto ko kasi nasa dulo. Ito yung pinakamaliit sa lahat ng kwarto. Habang nakahiga ako doon sa kama, pakiramdam ko may mga matang nakamasid sa akin. Ewan ko ba, hindi naman ako matakotin, pero doon sa kwarto ko ang sama ng pakiramdam ko. Naisip ko, baka namamahay lang ako nung mga unang araw ko. 3 weeks ang lumipas, nagising ako sa ingay ng umiiyak na babae galing doon sa ilalim ng kama ko. Pwera biro, Sir Neb. Tumayo ako, sumilip sa ilalim ng kama. Pero wala namang kahit ano. Sinabi ko kay Papa yung tungkol sa mga nararamdaman kong kakaiba tuwing madaling araw. Laging sinasabi sa akin ni Papa na magtiis lang muna daw ako dahil wala pa siyang nahahanap na permanenteng matutuluyan namin. Alam ko na noong mga panahon na yon, hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ko. Isang linggo lang ang lumipas, nakaranas na naman ako ng kababalaghan. Nagising ulit ako hating gabi, pero hindi dahil sa mga iyak. Gumagalaw yung kama ko, yumuyugyog mag-isa. Para akong nililindol. Umupo ako sa kama. Parang may tao sa ilalim ng kama ko na gumagalaw. Tumalon ako at dumiretso sa pinto. Tinawag ko si Kuya at ang Papa ko. Lumabas sa kwarto nila si Mama at Papa. Tinanong kung anong nangyari. Sabi ko, gumagalaw yung kama ko. May gumagalaw galing sa ilalim. Nung balikan namin yung kama, hindi na ito yumuyugyog, pero halatang nagalaw ito at yung mga kumot at unan ay nasa sahig na. Sa mga sumunod na gabi, hindi ko na ulit narinig yung mga iyak at hindi na rin yumuyugyog yung kama. Siguro dahil na rin sa mga santong nilagay ni Mama sa tabi ng kama ko. At sinunod ko rin yung sinabi ni Mama na magdasal tuwing bago matulog. Pero nagigising pa rin ako sa hating gabi. Ewan ko ba, lagi kong nararamdaman na may humahawak sa balikat ko o kaya sa hita ko. Sobrang lamig nung humahawak sa akin na magigising ako agad at magugulat kasi wala namang tao sa paligid. Tapos kinabukasan, makikita ko yung mga pantal sa katawan ko na parang mga daliri. Sabi ni Mama, ganun daw talaga ang nangyayari kapag hinahawakan ka ng isang multo. Nagpapantal ito sa balat.
nung hindi ko na talaga kaya ay nakitulog muna ako sa kwarto ni Kuya Maron. 2 buwan lang may nahanap na si Papa na bagong bahay na pwede naming lipatan. Nakahinga ako ng maluwag kasi sa wakas ay makakatulog na ako ng mahimbing na walang gumigising sa akin ng hating gabi. Itong ikukwento ko ay nangyari sa akin noong nakatira pa ako sa bahay na inuupahan namin noong high school. Hello po Sir Neb at sa lahat ng nakikinig ng Pinoy Creepypasta. Tawagin niyo po akong Armac, 35 years old na, happily married. Nasa Kuwait na po ako ngayon. Itong nangyari sa akin ay sa Pilipinas ko lang talaga naranasan. Doon lang din sa lumang bahay na inuupahan namin ng halos 10 taon din. Second year high school ako nang umupa kami sa bahay na yon. Hindi naman yun lumang luma. Ang alam ko sa kasaysayan noon ay binenta ng dating may-ari para matustusan ang pag-aabroad ng anak na lalaki at para makabili ng panibagong lupain na malapit sa syudad. Bago lang din noon yung bahay ng ibenta ng may-ari. Wala pa raw 10 years. Maayos na pamilya naman daw ang mga yon at tahimik. Yung nakabili ng bahay nila ay negosyo na ang mabili ng mga bahay o lupain tapos ay pinauupahan. At kami nga ang unang nagrenta sa bahay na yon. Tamang-tama yun sa pamilya namin dahil 3 ang kwarto. Isa para kay nanay at tatay, isa para sa 2 kong kapatid na babae at isa para sa amin ang kapatid kong lalaki. Sa kwarto namin ay double deck ang kama. At ako ang nasa itaas. Tandang-tanda ko noon nang minsang magkasakit ako ay nagising ako ng hating gabi. Pagkatapos ay may nakita akong itim na figura na nakatayo sa may pintuan ng kwarto namin. Nakasara yung pinto kapag natutulog kami ng kapatid ko. Pero kapag ganoon na may sakit ako o ang kapatid ko ay pinababayaan naming nakabukas ang pinto para madali kaming maririnig ng mama namin kapag may kailangan kami. At dahil ganoon ngang bukas ang pinto, ay nakita kong nakasilip yung itim na figura sa akin. Hindi ko nakikita yung detalye ng mukha niya, pero alam ko na nakatingin siya sa akin. Pagkakita ko sa figura na yon, ay lalong sumama yung pakiramdam ko at nakatulog uli ako. Pero nung magising ako, ay nakapasok na sa kwarto yung itim na figura at papalapit na yon sa akin. Nakatulog uli ako dahil sa sobrang sakit ng ulo ko. At nang magising uli ako, ay mas malapit na siya sa akin. Hindi ko naman matawag si mama at papa o kahit yung kapatid kong nasa ibaba lang dahil nawalan ako ng boses. Wala rin akong lakas na igalaw ang katawan ko para makalikha ng ingay na makakagising sa kanila. Pilit ko na lang na nilabanan ng antok dahil alam kong kapag nakatulog uli ako at kapag nagising na naman ako, baka nasa tabi ko na ang maitim na figura. Sobrang hirap. Masakit na masakit ang ulo ko pero pinigilan kong ipikit ang mga mata ko sa takot na makatulog uli. Umiyak na ako ng sobrang sakit pero wala akong magawa kundi magtiis at magdasal na sana ay umalis na ang figura. Ilang oras ang kalbaryo ko. Pagkatapos ay narinig ko na paparating si mama. Pinuntahan niya ako sa kwarto para i-check ang kalagayan ko. Gulat na gulat si mama nung makitang gising ako at umiiyak. Yung itim na figura ay hindi ko na alam kung saan na napunta. Basta bigla na lang nawala. Naikwento ko kay mama ang nangyari. At ang sabi niya ay baka nagdedeliryo ako dahil sa sobrang taas ng lagnat ko. Sunod na gabi ay may sakit pa rin ako. Pero doon ako sa kwarto nila mama natulog dahil sa takot sa figurang yon. At nakatulog naman ako ng maayos sa kwarto nila hanggang sa gumaling na ako at hindi ko na nakita yung itim na figura. Kaya lang ay naulit pa yon nung may sakit uli ako. Ganun pa rin ang senaryo. Hating gabi ay bigla akong nagising at nakita yung itim na figura sa labas ng pinto. Yun na yung pinakamahabang gabi sa buong buhay ko.
hindi na ako nakatulog dahil alam ko na ang mangyayari. Ang masaklap ay hindi na naman ako makagalaw at makapagsalita. Kung hindi pa gumising si Mama para tignan ako, ay hindi matatapos ang pagdurusa ko. Doon na uli niya ako pinatulog sa kwarto nila. Magmula noon, tuwing magkakasakit ako, ay hindi ako natutulog sa kwarto namin. Ang nakakapagtaka lang ay ako lang naman ang ganoon. Dahil yung kapatid ko ay hindi nakakaranas ng pagbisita ng itim na figura. Ang sabi ng iba kong kakilala ay fever dream ang tawag doon sa naranasan ko. At pinaniwalaan ko naman yun. Pero magmula nang umalis kami sa paupahang bahay ay hindi na ako binibisita ng itim na figura kapag nagkakasakit ako. Sa halip, yung bagong umuupa sa bahay ay may kinukwento na may nakikitang itim na figura na dumaraan sa mga sulok ng bahay kapag malalim na ang gabi. Joey po ang pangalan ko. Gustong gusto ko na dati pa na mag-submit dito. Ngayon lang natuloy. Sa lugar namin, may kakaibang nangyayari kapag sumasapit ang hating gabi. Dumadaan ang isang balut vendor. Hindi siguro siya nakakatakot sa inyo. Pero dito sa amin, Sir Neb, sobrang nakakatakot niya kapag dumaraan. Ewan ko rin nga kung kailan ito nagsimula. Pero ikukwento ko na lang kung bakit natatakot kami sa balut vendor na yon. Kapag sumasapit kasi ang hating gabi at naririnig mo ang mahinang bell at boses na sumisigaw ng balut, nagsisitaguan lahat ng residente na nasa labas pa, kahit mga asong ligaw sa kalsada. Kumakahuli ang mga yan na parabang hindi tao yung dumadaan sa kalsada. Walang sumisilip sa amin sa bintana kasi nga walang gustong makita ang mukha ng balut vendor na yan. Ang sabi-sabi kasi sa lugar namin, hindi raw talaga balut ang binibenta nito. At mas lalong hindi tao ang mga customer ng balut vendor. Maraming spekulasyon kung ano raw ba ang nasa loob ng basket noong vendor. Pero wala naman talagang nakakaalam. Hindi naman lagi dumadaan yung balut vendor. Bali sa isang linggo, isa o dalawang beses lang ito kung dumaan. Pero kahit na, yung mga tao sa amin, sumapit lang ang alas 10 sa orasan, ay magsisipasuka na yan sa mga bahay nila. Itatali yung mga aso at ipapasok yung mga alaga nilang pusa. Tinanong ko si Mama noon kung kailan pa nagsimulang matakot yung mga tao doon sa balut vendor na yon. Sagot niya, hindi niya raw alam. Kasi kahit noong kabataan niya ay balut vendor na yon. Hindi pa raw takot ang mga tao noon sa balut vendor na yon. Kaya isang beses may sumubok raw na bumili sa vendor. Pero dinaanan lang daw siya nito na parang hindi siya nakita o narinig. Tinanong ko si Mama kung ano bang itsura ng vendor. Sabi niya nakita na raw niya pero hindi niya maayos na ma-describe sa akin. Ako hindi ko alam na ako pala mismo ang makakakita sa tunay na itsura ng vendor. Ginabi ako galing sa Galaan. Hindi naman ako masyadong nalasing. Kaso ayun nga, umuwi ako ng hating gabi. Wala nang mga pedicab doon sa babaan ng jeep sa amin. Naglakad lang ako. Wala naman akong ibang choice. Nagsiselfone ako habang naglalakad. Nung marinig ko yung pamilyar na tunog nung mahinang bell, pati yung boses ng balut vendor, naramdaman ko yung lamig sa buong katawan ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Naging estatwa ako sa pagkakatayo ko doon. Malayo pa ay nakita ko na yung balut vendor. May basket siya sa unahan ng bike niya. Nakasuot siya ng kulay itim na sombrero pero puti yung t-shirt niya. Ang bagal ng andar ng bike niya. Tumabi ako sa pathway at siniksik ang sarili doon sa pader ng bahay na nasa gilid ng daan para lang hindi ako makita ng balut vendor na nakabike. Sumisigaw lang siya ng balot. Nasa harapan ko na siya. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Yung mukha niya pang matanda.
pinakamatandang mukha na nakita ko sa buong buhay ko. Sobrang kulubot. May pangil sa nakasara niyang bibig. Yung mata niya kulay dilaw. Manipis. Parang pangpusa yung mata niya. Isa lang ang pumasok sa isip ko nun. Hindi siya tao. Hindi tao ang vendor na yon. Hindi ako umalis sa pwesto kong yon hanggat hindi ko nasisiguro na nakaalis na nga yung vendor. Tumakbo ako pa uwi sa amin. Dumiretso ako sa kwarto. Ang lalim pa rin ang hininga ko. Hindi pa rin nawawala yung takot ko. Dahil sa nangyaring yon, sabi ko sa sarili ko, hinding-hindi na ulit ako magpapagabi ng uwi. Magandang araw po o gabi sa inyo, Sir Nebquero. Ako nga pala si Jenrick. May kwento po sana ako na nais kong ibahagi sa inyo. At sana ay mapagbigyan niyo po na ma-inarrate sa Pinoy Creepypasta. May pinsan ako na itago na lang natin sa pangalang Ditas. Si Ditas ay 3 beses nang nakunan bago pa mabiyayaan talaga ng anak. Sa 4th na pagbubuntis niya, parang sumuko na at ayaw na ring umasa na mabubuhay pa ang pinagbubuntis niya. Tinamaan na pala ng depresyon itong si Ditas. Tuloy habang nagbubuntis ay ginagamot din siya para doon. Mabuti na lang at may mga safe na antidepressants para sa mga buntis. Pero kahit ginagamot na siya, ay para bang may mali pa rin kay Ditas. Siguro ganoon kagrabe ang kondisyon niya. Kaya minsan ay natataranta ang mister niya. Dahil nagigising ito sa kalaliman ng gabi at wala sa kanyang tabi si Ditas. Yun pala ay lumabas na ito at palakad-lakad sa lansangan kahit na 10 oras ng gabi. Parang wala siyang pakialam sa panganib ng ginagawa niya. Dahil doon ay sinamahan sila ng 2 nakababatang kapatid ni Ditas para mabantayan ito lalo na tuwing gabi. Pero isang beses ay nakalabas pa rin siya at nakapaglakad-lakad. 6 buwan na noon yung tiyan ni Ditas at may kalakihan na. Sabi niya wala naman siyang kung anong iniisip noon kapag lumalabas siya ng gabi. Basta gusto lang daw niyang makalakad at magmuni-muni kasi tahimik at maaliwalas. Nare-relax siguro siya. Ayaw lang niya magpasama dahil gusto niya ay mapag-isa. Noong gabing yon na lumabas si Ditas at natakasan ng mister niya at mga kapatid, kamuntik na silang mapahamak ng pinagbubuntis niya. Nakalabas na raw siya ng kanto nila. May waiting shed doon na wala naman daw tao. Pero noong makalampas siya, biglang may narinig siyang tumawag sa kanya ng ate. Paglingon niya ay may babae na nakaupo sa may waiting shed. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Malapit sila sa poste kaya malinaw niyang nakita ang itsura nito. Naka-short daw na pambasketball at blouse na dilaw. Naka-tsinelas. Bigla na lang daw nagtanong ng kung ano-ano sa kanya at sinabayan siyang maglakad. Bakit daw siya nasa labas gayong buntis siya? Hindi ba raw siya naniniwala o natatakot sa aswang? Nung mabanggit daw noong babae ang aswang, biglang kinabahan si Ditas. Bumuwelta raw siya pabalik sa bahay nila. Sinundan pa rin siya noong babae at tinatanong kung saan pupunta. Bakit daw uuwi na siya? Sasamahan na lang daw siya nito kung saan siya pupunta. Basta wag muna siyang umuwi. May ibibigay raw ito sa kanya na anting-anting para hindi siya aswangin. Tapos sabi pa ay samahan daw muna niya ito dahil nalulungkot ito. Kung ano-ano pa para lang wag muna siyang umuwi. Pero hindi na ito pinansin ni Ditas. Sa halip ay binilisan niya ang paglalakad. Sa gulat niya ay nasa unahan na niya yung babae. Ilang metro na kaagad ang layo nito sa kanya at naunahan na siya. Nakangiti raw ito sa kanya at sinasabing sasamahan na lang siya. Kumaripas na ng takbo si Ditas at nilampasan yung babae. Hindi na niya ito nilingon. Pero nang papaliko na uli siya roon sa may waiting shed kung saan niya ito nakita, ay naroon na ito
at nakaabang sa kanya. Hinihintay siyang lumapit. Doon na umiyak si Ditas. Pero mabuti na lang at may malapit na bahay. Kaya nangalampag na siya ng gate kahit 10 oras na ng gabi. Hindi niya hinihiwalay ang tingin doon sa babae na hindi pa rin umaalis doon sa waiting shed. Nung nagbukas ng ilaw yung terrace ng bahay, ay napalingon siya roon. Pagtingin ulit niya sa waiting shed, ay wala na yung babae. Nagpanik na siya ng husto, kaya nagsisigaw na siya ng saklolo. Mabuti at nagbukas agad ng pinto yung lalaki na nakatira sa bahay at nakita na buntis siya, kaya sinaklolohan agad. Pinapasok naman siya noon sa bahay at inasikaso siya ng mag-asawa na nakatira doon. Hindi raw malaman ni Ditas kung paano siya nakapagkwento ng naranasan niya. Basta ang alam niya ay hinatid siya noong tatay at binatang anak ng mag-asawa pauwi sa bahay nila. Nakasalubong pa nga raw nila yung asawa at kapatid niya na hinahanap na siya. Magmula noon ay talagang pinahigpit pa ang pagbabantay kay Ditas tuwing gabi. Natakot sila na baka bigla na naman siyang atakihin ng kung anong kaisipan at lumabas ng hating gabi. Pagkatapos ay masalubong muli ang babaeng yon na hinihinala nilang aswang. Sa awa naman ng Diyos ay hindi na naulit ang paglabas ni Ditas sa gabi. Pinigilan na rin daw kasi niya ang kanyang sarili at makaraan nga ang matagal na paghihintay. Sa wakas ay nagsilang na siya ng malusog na sanggol. Tawagin niyo po akong Yano Sirneb, 28, may asawa pero walang anak. Stacy ang pangalan ng asawa ko. Bale, bagong kasal pa lang kami. Wala pang 2 years. Balak namin i-enjoy muna ang buhay mag-asawa ng mga ilang taon bago mag-commit sa pagkakaroon ng anak. Alam namin kung gaano kahirap mag-alaga ng bata, kung gaano kagastos. Napagkasunduan namin ni Stacy na mag-aanak lang kami kapag pareho na kaming ready. Itong story na maririnig nyo, this year lang nangyari. Bale, nitong January, may pinuntahan kaming lugar na hindi pamilyar sa amin. Mahilig kasi kami na mag-picnic sa mga magagandang lugar na nadadaanan namin kapag nagro-road trip kami ni Stacy. At nakita nga namin itong place na may maliit na waterfall sa dulo. Halos 5 minutes na lakaran bago marating yung mismong waterfalls. Sulit na sulit, Sir Neb, kasi sobrang ganda niya. Umaga kami pumunta dun at umuwi kami halos madilim na yung langit. Pagdating sa bahay, hindi na kami nakapagluto. Kinain na lang namin yung tirang mga pagkain at nakatulog na ako sa kama sa sobrang pagod. Kinabukasan, tinawag ako ni Stacy sa sala. Ang aga pa, mga 8 a.m. pa lang yata yun. Pupungas-pungas pa ako nung lapitan ko si Stacy. Tinuro niya yung pader. May mga nakaguhit na linya ng Crayola doon sa pader. Iba-iba yung kulay. Para siyang guhit ng isang batang hindi pa marunong magsulat. Nagtaka ako. Sinong gagawa noon sa puting pader namin habang tulog kami? Walang ibang nakatira sa bahay kundi kaming dalawa lang. Tinignan ko si Stacy nang may pagdududa. Nagalit pa naman sa akin kasi wag na wag ko raw siyang pagbibintangan kasi hindi siya ang may gawa. Ang buong akala ng araw niya ay ako ang gumawa nun. Nagkaroon ng konting sagutan pero na-realize namin na pareho naman kaming nagsasabi ng totoo. So sino nga ang may gawa? Magnanakaw? Yan ang sabi ni Stacy habang nananghalian kami nung araw na yon. Imposible kung magnanakaw yon. E di sana napansin namin na may nawala sa mga gamit namin. Naisip din niya na hindi kaya multo. Ang rason ko, sa tagal naming nakatira sa bahay na yun, ni minsan ay hindi pa kami nakaramdam ng kahit anong pagpaparamdam sa bahay. Kung totoong may multo sa bahay, dapat sana matagal na naming nalaman na may kakaiba sa bahay na yun. Buong hapon namin ginamitan ng brush yung guhit sa pader. Ang dali lang naman niyang natanggal. Kinagabihan sabi ko kay Stacy na mag-aabang ako sa sala namin.
titignan ko kung multo nga ang may gawa ng misteryosong mga guhit sa pader. Sabi niya sasama daw siya. Sa sala kami natulog pareho. Mga hating gabi, ginising ako ni Stacy. Umupo ako at tinignan yung pader. Wala pa namang guhit doon. Pero sabi ni Stacy, hindi raw yun ang dahilan kung bakit niya ako ginising. Sir Neb, may naglalakad daw sa sala namin. Kumunot yung noo ko. Wala naman. Tsaka ako narinig yung mga yapak ng kung sino na hindi namin makita. Nagkatinginan kami ni Stacy. Sabi niya, hindi niya rin daw nakikita kung sino man yun. Tsaka lang namin napansin na may mga linyang nabubuo sa puting pader ng sala namin. May invisible na tao na naglalakad papalapit doon sa pader at gumuguhit na ng mga linya na parang bata. Hinawakan ko si Stacy at saka hinila siya papasok sa kwarto. Pareho kaming takot na takot sa nakita namin. Si Stacy umiiyak na siya. Sabi niya, ano raw ang gagawin namin? Nilak ko yung pinto. Sabi ko maghihintay lang kami hanggang sa mag-umaga. Nung lumiwanag na at lumabas kami ng kwarto, punong-puno ng pambatang drawing yung pader. Kumonsulta kami sa isang paranormal expert na kilala ni Stacy. Kaklase niya ito sa high school. Sharon ang pangalan. Nalaman niya na bago mangyari ang lahat ay nagpiknik muna kami doon sa waterfalls. Sigurado raw siya na nang umuwi kami nung gabing yun ay may naisama kaming engkantong bata na gumagawa ng mga guhit sa pader. Dinasalan ni Sharon yung bahay namin. Sinabitan ng mga kakaibang alahas sa pinto at mga bintana. Sabi ni Sharon, huwag daw muna kaming matulog sa bahay kasi magiging agresibo raw yung engkanto na papaalisin namin. Ayaw na ayaw daw kasi ng mga ito na pinapaalis sa isang lugar. Makalipas ang tatlong araw, bumalik na kami sa bahay namin. Simula noon, hindi na ulit nagkaroon ng mga guhit sa puting pader namin sa sala. Personal ko po itong karanasan noong first time kong makarating sa bahay ng girlfriend ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Isay. Nagkakilala kami ni Isay sa university kung saan kami nagkolehiyo. Batangas ang probinsya nila at ako naman ay sa Bicol. Malaki yung bahay nila Isay. Actually yung buong lupain kung saan nakatayo yung bahay nila ay napakalaki. Parang kakasya ang 5 basketball court sa lupa nila. Tapos isang pamilya lang sila na nakatira doon. Parents niya at 4 na kapatid. Yung bahay nila ay katulad sa mga sinaunang bahay na kapis ang malalaking bintana. Solidong bato ang ibaba pero kahoy na matibay ang itaas. 8 kwarto sa bahay nila. 4 sa taas at 4 sa baba. Ang guest room kung saan ako nagstay sa loob ng 2 araw ay nasa baba. Kahit luma na yung bahay nila ay halata namang well-maintained at modern din ang mga kagamitan. Sa totoo nga ay medyo nanliit ako sa sarili ko nung makarating ako kina Isay. Loaded pala ang pamilya nila dahil sikat sila sa Batangas. Tapos ako, pangkaraniwang tao lang. Noong unang gabi, bukod sa panliliit, ay may ingay na naging dahilan kaya hindi ako makatulog. Bandang alas 12 ay nakakarinig ako ng parang kumakaskas sa kahoy. Yung parang may nagtataddad ng kahoy. Parang nagngangat-ngat. Napabalikwas agad ako ng bangon kasi baka may daga sa kwarto. Kaso noong nakabangon na ako, eh nawala yung ingay. Siguro ay nagulat yung daga kaya huminto at nagtago. Nahiga na uli ako. Maya-maya ayan na naman yung ngumangat-ngat at kumakaskas ng kahoy. Dahan-dahan akong kumilos para hindi maistorbo yung inaakala kong daga. Sumilip ako sa ibaba ng kama. Pero bago pa ako makadukwang, ay huminto na ulit yung tunog. Hinayaan ko na lang at sa halip ay nagbasa ako ng ebook. Buong gabi talaga yung ingay na yon at hindi ako nakatulog kahit konti.
kaya alam kong mag-aalas 5 na tumigil yung ingay. Sabi ko na lang kina Isay ay namamahay ako kaya hindi ako nakatulog ng mahaba. Pero nabanggit ko rin sa kanila na may naririnig akong ingay na baka daga. Sabi ka agad ng tatay ni Isay ay lumipat ako ng kwarto dahil baka nga may daga roon sa kwarto at mangat-ngat pa yung mga gamit ko. E di ganoon na nga ang nangyari. Pero noon ding umaga na yon ay chinek ko ang ilalim ng kama. Pero wala naman akong nakitang ngat-ngat kahit na sigurado ako na doon nagmumula yung ingay. Hindi ko na lang pinansin at doon na nga ako nagstay sa panibagong kwarto. Kaso doon mas matindi ang nangyari. Ganon din, past 12. Inaantok na ako noon dahil nga hindi ako nakatulog nung nagdaang gabi. Narinig ko na naman yung kaskas at pagngat-ngat sa kahoy. Pero hindi ko pinansin. Pinikit ko yung mga mata ko at wala na akong pakialam sa paligid. Kahit na yung mga naunang ingay na narinig ko ay nadagdagan ng parang maliliit na paa na tumatakbo sa kahoy na sahig. Nakakapagtaka dahil simento naman yung sahig kasi nga nasa unang palapag ako. Nung bigla na lang lumubog yung part ng kama sa may paanan ko. Nung magmulat ako ng mga mata para tignan kung sino ang may kagagawan noon, ay nakaramdam ako ng sobrang hapdi sa kaliwa kong binti. May kumalmot. Doon nawala yung antok ko at napalitan ng pinaghalong sakit, takot at gulat. Napasigaw talaga ako at pagtingin ko nga sa binti ko ay may tatlong malalalim na kalmot. Nagising sina Isay sa sigaw ko at pinuntahan nila ako agad sa kwarto. Pagkakita ng mama niya sa sitwasyon ko, pinadala nila ako sa ospital. Doon na kami inabot ng umaga at doon na rin ako nakatulog. Pagising ko, nakita ko agad yung mga gamit ko. Pinadala na pala ng mga magulang ni Isay. Doon na rin niya pinagtapat sa akin ang hinihinala nilang may kagagawan ng kalmot sa mga binti ko. May nagpaparamdam daw sa bahay nila na isang entity. Madalas daw nilang makita na tumatakbo yon na parang aso. Pero hindi talaga nila nakita ng maayos kung ano. Ang hinala raw ng mga magulang niya ay isa yung sigbin na alaga pa ng mga great grandparents ng mga ito. Yun daw ang dahilan kung bakit nakaangat sa buhay sina Isay. May mga pagkakataon na raw na namamatay ang mga alaga nilang manok at natatagpuan nila na may kalmot. Pero first time daw na nangyari na may kinalmot na tao. Kaya pinaalis na nila ako sa bahay nila. Baka raw madisgrasya pa ako ng tuluyan. Sir Neb, hindi nawala sa isipan ko ang bagay na yon. Kahit ilang buwan na kaming nakabalik sa Maynila ni Isay. Eventually ay isa yon sa mga bagay na naging sanhi ng pakikipag-break ko sa kanya. Itago nyo na lang ako sa pangalang Becca. Ayoko kasing sumabit sakali mang may nakikinig dito na kapitbahay ko. Tungkol kasi ang kwento ko sa isang condo building na maraming misteryo ang nagaganap. Pero hindi naman na ibabalita dahil parati silang nagpapa-news blackout. Sir Neb, ang dami na ng kaso ng suicide dito sa buong condo. Sabi ng iba kong kapitbahay, bago pa ako tumira dito ay may ilang insidente na ng pagpapakamatay. At sa iisang floor lang yun parati nangyayari. Pinabless na yung floor na yon at may iba nang naninirahan sa mga unit. Pero hindi napigilan noon ang iba pang pagpapatiwakal. Parang brewing pot ng depression at anxiety itong condo na ito. Kaya nagpapatiwakal ang mga tao. At yan nga yung dahilan kaya hindi ko mapangalanan itong building. Siyempre mapanira naman masyado yung sinabi ko at baka mademanda pa ako. Anyway po, dahil siguro sa dami na nang namatay rito, kaya ang dami na rin kababalaghan sa paligid. Nakakatakot lumabas kapag sumasapit na ang gabi. Parang may mga nagmamasid na hindi nakikita. Dati nga noong wala pa akong kaalam-alam sa mga ganap dito, madalas akong bumaba kahit ating gabi na para bumili sa may 7-Eleven. Tapos kapag aakyat na uli ako sa 7th floor kung saan yung unit ko,
ay madalas na mag-isa ako sa elevator. Nakakakilabot yun doon sa may ikalimang palapag kasi kusang bumubukas yung elevator doon kahit wala namang sumasakay. Hindi ko na lang pinapansin yun dahil sa isip ko baka sira lang yun kasi doon lang naman sa floor na yun parating bumubukas. Tapos nung makakwentuhan ko yung kapitbahay ko ay sinali niya ako sa GC ng mga tenant. Doon ko nalaman na ang dami palang kababalaghan sa buong building. Nagsisinga ako na nakasali pa ako roon dahil feeling ko ay hindi na ako matatahimik sa pagstay ko sa unit ko. Sa GC ko nabasa na doon pala sa ikalimang palapag yung maraming pagpapakamatay noong bago pa yon ipables. Sabi ng mga kapitbahay ko, baka raw may sumasabay sa akin kapag bumubukas doon ang elevator tapos sumusunod hanggang sa unit ko. Halos maihi talaga ako nun dahil sa takot. Gusto ko tuloy bumili ng insenso kaso baka matrigger yung smoke alarm. Tapos bigla ko rin na-realize na humihinto lang yung elevator sa ikalimang palapag kapag sumasakay ako ng gabi, yung kapag bibili ako ng midnight snack sa baba. Nakakaiyak tuloy. Baka nga may sumasabay na kaluluwa sa akin kasi kapag umaga hindi naman ganoon. Diretso lang yung andar ng elevator. Mula noon hindi na ako lumalabas ng hating gabi. Nag-stack na talaga ako ng pagkain para hindi na ako lalabas. Bawas hassle na rin. Kaso isang gabi ay hindi maiwasan na bumaba ako ng hating gabi dahil nag-sleep over yung mga pinsan ko na galing pa ng Batangas. Nagkasiyahan kami at nagkayayaan ng inuman. Nawala sa isip ko yung tungkol sa ikalimang palapag at bumaba kami para bumili ng alak sa 7-Eleven. Naalala ko lang uli nung bumukas nga yung elevator sa ikalimang palapag. Pero dahil kasama ko naman yung mga pinsan ko ay tapang-tapangan ako. Nagkwento pa ako habang pababa kami. Nagtatawanan pa kami hanggang sa noong paakyat. Pagbukas ng elevator sa ikalimang palapag ay sumilip pa kami sa hallway. Walang katao-tao. Nagtawanan uli kami. Wala namang nangyari hanggang sa makabalik kami sa unit ko. Nag-inuman kami hanggang sa isa-isa nang nakatulog. Hindi ko alam kung epekto lang ng kalasingan, pero nanaginip ako ng masama. Yung mga pinsan ko na pangalanan na lang nating Abby at Maureen ay nag-away. Nagsabunutan sila at nagsampalan. Sa sobrang lala ng away nila ay nakarating pa sila hanggang sa veranda. Hinabol ko sila dahil baka mahulog silang dalawa. Kaso noong malapit na ako sa kanila, e bigla silang humarap sa akin. At nagulat ako dahil iba na yung mukha nila. Hindi na sila yung mga pinsan ko, pero iisa ang mukha nilang dalawa. Tapos bigla na lang silang tumalon sa veranda. Napasigaw ako at tuluyang nagising. Pagtingin ko kina Abby at Maureen ay gising na rin sila at halatang bad trip. At ang nakakakaba pa roon, iisa ang panaginip naming tatlo. Si Maureen, ang panaginip niya ay kami ni Abby yung nag-aaway at tumalon. Si Abby naman ay kami raw ni Maureen ang nag-aaway. Yung iba naming pinsan, tulog na tulog pa rin. Hindi na kami nakatulog hanggang mag-umaga. Pero noong pauwi na sila ay dumaan muna kami sa simbahan. Nanghingi rin ako ng holy water para pamproteksyon. Hindi na naman ako tumagal sa kondo na yon. Tinapos ko lang yung 2 years na kontrata roon at hindi ko na nirenew. Nakatulong yata yung holy water dahil hindi na naulit ang panaginip ko. Umiwas na rin akong bumaba kapag gabing gabi na. May trauma po talaga ako sa mga ribulto at dito ko ikukwento ang dahilan kung bakit grabe ang phobia ko sa kanila. Gina ang pangalan ko, Sir Neb. Panganay ako sa aming tatlong magkakapatid. Noong kabataan namin, ang hilig-hilig naming makitulog sa bahay nila Lola. Kami ng mga pinsan ko. Sama-sama kami na maglatag lang ng banig sa malamig na sahig habang nanonood ng TV. Malapit lang ang bahay nila Lola sa amin. Kabilang block lang. Magpapaalam lang kami sa mga magulang namin pagkatapos kumain, tapos ayun na. Instant overnight sa bahay ni Lola.
Paborito ko yung mga gabi na yon kasi ang saya lang. Magkakasama kaming lahat. Walang iniisip na problema. Walang mga responsibilidad. May basement yung bahay nila Lola. Yung basement lang na yon ang tanging lugar sa bahay ni Lola na off-limits. Hindi rin namin alam ang dahilan kung bakit. Pinapalo ni Lola sa kamay lahat ng batang mahuhuli niya na bumababa sa basement na yon. Pero kahit off-limits yon sa amin, syempre ilang beses na kaming bumaba dun nang walang paalam. Dalawang beses na kaming nahuli at tandang-tanda ko yung unang beses kasi sobrang lakas ng palo ni Lola sa mga kamay namin. Ang laki pa naman ng ruler na ginagamit niya. Maraming bagay na nakatago doon sa basement. Mga lumang gamit ni Lolo. Siguro kaya rin bawal kaming bumaba doon kasi baka masira namin yung mga gamit na may sentimental value sa kanila. Pero ang nag-iisang bagay na kumuha ng pansin namin sa basement na yon ay ang rebulto ni Jesus Christ. Malaking rebulto na nakatayo. May korona na tinik sa ulo. Nakabalot sa pulang roba. Halatang matagal na itong hindi nalilinisan o naaalisan ng alikabok sa katawan. Nung una ko yung nakita, nagtaka ako. Relihiyoso si Lola. Kaya bakit hindi niya dinidisplay sa labas yung rebulto na yon? Isang beses ay nagising ako hating gabi na. Pagtingin ko sa orasan, lampas alas 12 na. Tulog na lahat ng mga pinsan ko at pati si Lola humihilik na rin doon sa upuan niyang tumba-tumba. Naglakad ako sa may kusina. Naiihi ako tsaka nauuhaw na rin. Umihi muna ako sa banyo at tsaka naghanap ng tubig sa ref. Umiinom ako nang makarinig ako ng kakaibang tunog galing doon sa pinto ng basement. Yung tunog niya parang malaking bato na kumakaskas sa simento. Dahan-dahan akong sumilip sa pinto ng basement. Sir Neb, may naglalakad doon. Isang lalaki na sa unang tingin ko, hindi ko nakilala kasi nababalot siya ng robang pula. Naglalakad siya na parang may hinahanap. Nung humarap siya sa direksyon ko, nakita ko yung koronang tinik sa ulo niya. Yung mga kamay na may tuldok na sugat. Si Hesukristo naglalakad sa harap ng pinto ng basement. Hindi ako sumigaw. Sobrang takot ako sa sandaling yon na walang boses na lumalabas sa bibig ko. Basta tumalikod agad ako at tumakbo pabalik sa sala kung saan kami nakahiga lahat. Sumiksik ako doon sa mga pinsan ko. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, tinabihan ko si Lola doon sa tumba-tumba niya. Kinuwento ko sa kanya yung nakita ko. Huwag daw akong matakot, sabi ni Lola, dahil matagal na niyang alam na nabubuhay ang rebultong yon sa basement niya. Simula noon, dumalang yung pakikipag-sleepover ko sa bahay nila Lola. Minsan kapag hindi talaga maiiwasan, ay sinisiguro kong hindi ako magigising sa hating gabi. College na ako nung namatay si Lola at paghati-hatian ng pamilya namin yung mga ari-arian ni Lola. Kasama doon yung rebulto na dinonate namin sa isang simbahan. Wala ni isa man sa mga kapamilya namin ang gustong magmay-ari ng rebultong yon.